So magandang araw, Kabole. Sa video na ito, mag-focus po tayo sa pre-agency, Kabole. Malamang alam nyo naman na may isa pong player ng Rain or Shine, Kabole. That is now pre-agent, Kabole. And then, of course, may mga comments ulit tayo from the fans. And then, another pre-agency discussion. So, hindi pa naka-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So, Kabole, unahin natin siguro, ano? Dito po sa mga comments ng mga fans sa recent po natin ng mock draft. Mas okay si Bearfield sa Phoenix. Malabong palampasin nila yan kaysa dun sa Balungay. Hindi naman papadrop si Bearfield. Okay si Balungay. Dagdag height, sabi naman itong isa, Kabol. So, we're not yet sure kung hindi talaga magpapadrop si Bearfield. So, itayin po natin, Kabol. And of course, Bearfield over Balungay. Balungay over Bearfield. Both arguments po for me are acceptable. Depende lang siguro sa team. Depende rin sa kanilang kagustuhan siguro or plans, Kabola. And then some more, Kabola, sana makapalag ang na yung RS ngayong PBA season na makakuha naman pa ng blue chip prospect, sabi naman nila dito. Sana gawin nilang 16 teams ang PBA, parang dami naman ng 16. Gusto kayang si Mark Nonay papunta sa Ginebra. So daming fans ni Mark Nonay, napapansin nyo. Dami pang may gusto sa kanya. Actually, daming may gusto dun sa pick natin na Mark Nonay at Ginebra. Tignan natin, ha, Kabola. Tignan natin po kung makikinig po ang Ginebra. At mahulog talaga siya, Kabola, to Ginebra. Now, before we go to the talks about pre-agency, gusto ko lang pag-usapan din. No? Naglabas po ng isang short film, Kabola, documentary type, itong Rain or Shine, Rise to Shine, Kabola. No? Documenting po the run to the semis in the most recent tournament, Kabola. I hope you support it. Simple lang naman eh, we just need to watch it and enjoy. If you're a fan of the PBA, if you are a fan of professional team basketball, Kabola, I'm pretty sure you will enjoy it, Kabola, di ba? Viewing it, Kabola. Ang gusto lang naman natin dito is ma-raise pa po, Kabola. Hindi naman talaga popularity, ma-raise kumbaga po ito pong confidence, Kabola. Diba? Kasi pang nakarami pong views yan, of course, masisihan po yung management ng Rain or Shine, Kabola. And kung masisihan sila, then they will support better pa po yung Rain or Shine. Of course, alam naman natin na sa atin pong website, sa atin pong YouTube channel, we are really pro-independent team. Kasi nga po, they are the bar, Kabola, that we need to get higher, to reach that parity, Kabola, na matagal na po nating inaasam. So please support this, Kabola. Search nyo ang Rain or Shine, yung po mismong page po ng team, Kabola. And watch it. You will enjoy it. It is entertaining, Kabola. Now, ito na nga po. No? May napost si Snow Bado a few days ago, actually, pointing to a player, Kabola, that could sign in the MPBL soon. And kahit medyo, Kabola, medyo tagu-tagu pa yung mga ginamit niya na clue. Pero actually, of course, this is pointing towards Vic Manuel, Kabola, di ba? Pinaka-obvious dyan is that it's capable starter of other teams. And then Manuel, that's Manuel. Vic Manuel, Kabola. So, of course, kung mag-MPBL yan, maraming may gusto dyan, di ba? Pero ang na-explain ni Snow Bad, diba? Kung gusto niya pong lumipat sa MPBL, he needs to wait until the end of his contract sa February, Kabola. So, basically, next season na siya makakalaro dun. And I'm actually excited to see him, you know, in MPBL, di ba? Will he average 20 point plus there, di ba? Kung kinaya niya yun sa PBA, kakayanin niya malamang sa MPBL even with the age. Let us see, di ba? Let us see, Kabola. Pero overall, of course, we still want him to be in the PBA, Kabola. Tignan natin. Pero kung sa MPBL siya, actually, I will enjoy it. Kung ako po yung titingin dito. Now, of course, the newest part of the unrestricted pre-agent, Kabola. Unfortunately for Mac Bello, hindi rin siya kinaya ni Coach Yang Giao. And explain naman ni Coach Yang Giao eh, kung bakit po niya nire-release. Kasi sabi niya, for the small forward or for the tres na position, Kabola, medyo slow na siya. And pag 4 naman or second biggest siya sa loob ng court, Kabola, medyo maliit siya. Para basically, that is the point of it, Kabola. Pero sa akin naman, sa nakita natin in the past, I think he can still play. He just needs to write the right system. He need to find the right system, Kabola. So now, who are the top 3 teams that should consider signing him? San Miguel, for me, should consider to sign him. Kasi if I look at the roster, I think isa lang yung forward nila. That's Don Trolliano. After him, I do not think may forward pa po dun sa roster nila, Kabola. Then secondly, Ginebra, di ba? Magiging injury prone na ba si Jamie Malonzo? If that is the case, then they need to have other forwards in their lineup. And Bello is a 3-and-D type of forward. So he will fit in right there. And then lastly, NLEX, di ba? If NLEX wants to compete, then getting as much talent as possible is the best way for them. And of course, talented po itong si Mac Bello. Kababal, sabalagin mo, sino dapat magpapermo po kay Mac Bello? Kami lang po, sa baba.